Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bahay ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ang hapunan, naglingkod si Marta, at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay ng nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi pinagbili ang pabango at binigay sa mga dukang pinagbilan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha kaya niya sinabi iyon, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan niyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi niyo asama ng habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon din sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagat dahil sa kanya ay maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Siguro po ay narinig nyo na yung kasabihan sa Ingles na love makes us do crazy things. Ang pagmamahal daw, kuminsan, ay nagbubunsod sa ating gumawa ng mga kalurky-lurky, nakakaloka, nakawiwindang, hindi normal na mga bagay. Last kong narinig yung linyang ito kay Will Smith. Yes. Pagkatapos niyang tanggapin ang Best Actor Awards sa Oscars, at yes, pagkatapos niyang sampalin si Chris Rock, sabi ng marami, "I can't believe this. Is this for real?" Ibig sabihin, "This is extraordinary. This is crazy." Apparently, ang dahilan, yun nga po. Kasi kung mapapansin po ninyo, nung unang eksena, nag-enjoy naman siya, natitake pa niya yung sinasabi ng komedyanteng si Rock. Pero nang mapansin niyang, nag-roll yung eyes ng kanyang may bahay, na-offend, aha! Doon na siya pumanik ng stage at gumawa ng kabigla-biglang bagay na nasaksihan ng buong mundo. At ang sabi niya, yun nga, because love can make us do crazy things. May kilala ko dati, pinuno ng pictures ng crush niya, yung kwarto niya, pati ceiling ha. Tapos magtaka pa kung bakit araw-araw napapaginipan niya, sampalin ko kaya siya. May taga Bicol dati, ginagawang parang Maynila lang. Ang Bicol, pumupunta dito sa Bulacan, makapanligaw lang. Every other day yan. Meron akong nabasa dati o napanood sa TV, binayaran niya ang halos lahat ng mga tao sa isang palapag ng mall para lamang makipag-cooperate sa kanya, sa kanyang gagawing proposal, sa kanyang minamahal. May kilala ako dati na natutulog sa sementeryo para makasama ang kanyang mahal na patay. May nabalitaan pa nga ako na nag-uwi pa ng bangkay ng kanyang minamahal sa kanilang bahay. Crazy things. Siyempre, kasama na dito yung mga taong gumagawa ng masama o mga hindi tama. Hindi tinatakwil ng pamilya. Siya nagtatakwil sa kanyang pamilya para sa minamahal. Na kapag nanakaw, umapatay. Nagpapakamatay dahil sa pagkamahal. Because love can make us do crazy things.
Sinabi ko po yan sapagkat yan ang makikita po natin kay Maria sa ating narinig na ebanghelyo. Sipin po ninyo, nang hugasan niya ang mga paa ni Jesus, hindi niya ginawa yung ordinaryo. Hinugasan niya ito gamit ang mamahaling pabango. Dati po, katumbas ng mga alas, mamahaling mga alas, ang pabango para sa mga Hudyo. Yung mga mamahalin at bonggang pabango. Ito daw ay katumbas ng isang buong taon o higit pa na sahod ng isang Hudyo. So, pinanghugas sa paa ni Kristo. Pwede naman tubig, gaya ng usual na ginagawa. Mas makalilinis pa, mas madali pa. Tapos, sa kanya pisikan ng pabango. O diba, ganun din ang magiging epekto. Hahalimuyak din sa buong bahay ang aroma nito. Hindi pa siya nag-aksaya. Kung yan ay dinonate na lang niya sa simbahan, ay singit pa. At wag ka, aba, nang punasan, hindi gumamit ng tuwalya. Si Jesus nga, gumamit ng tuwalya nang hinugasan niya ang mga paa ng mga alagad niya. Aba siya, yung buhok niya ang inilukay niya at pinampunas niya. San ka ba? Eh sigurado ko naman, ito may mga babae rito. Ang buhok para sa inyo ay iniingatan yung talaga. Eh kahit nga kaming mga lalaki, minsan nasasabi na, guluhin mo ng lahat, huwag lang buhok ko. Eh kahit nga ako, nanonood yata yung gumugupit sa akin. Kahit maghirap ako sa gasolina, sa tollgate, pinupuntahan ko pa sa malolos. Yung gumugupit sa akin, sapagat siya lang ang nakapagpapogi na ako niyan sa palagi ko. Eh ang mga babae pa kaya, o diba, yan. May mamahaling shampoo, may dekalidad na conditioner, di ba? May pang hot oil pa yan. Pinapatatag, pinapahaba, pinapakitab, nilalagyan ng pataba, etc. Maalagaan lang pero pampupunas ni Maria. At sa kultura ng mga Hudyo, karangalan yun. Hindi dapat nilaladlad o nilalandad. Tapos ipapampunas mo pa sa paa ng isang lalaki nang hindi mo kadugo o kaano-ano habang nakamasid ang marami pang mga lalaki na hindi mo rin kadugo o kaano-ano. Hay! Loko-loko! Crazy! Ito. Pero isipin po ninyo, sino ba talaga ang unang nagmahal ng todo at nakagawa ng mga bagay na nakakaloka para sa minamahal ito? Hindi nga ba't ang Diyos? Sabi ni San Pablo, minahal tayo ng Diyos nung hindi pa tayo kamahal-mahal, nung walang dahilan upang tayo mahalin, minahal na tayo ng Diyos. At para dito nagkatawang tao, naghirap at namatay si Jesus, ito ang mga mahal na araw. Ito ang dapat nating pagnilayan ngayong week na ito. Hindi ba kabaliwan ito? To think na kung tayo mismo ang siyang magri-risk ng ating lahat-lahat, magbibigay ng ating lahat-lahat kay Kristo, worth it, sulit. Pero yung ginawa niyang pagbigay ng kanyang buhay sa atin, naggagawin niya, I think, kung kinakailangan pa niyang ulit-ulitin para lamang tayo isagipin, tapos paulit-ulit din nating sasayangin, may crazy pa ba dito kung ating isip? May nabasa kong parang message post ni Chari, isa sa mga friends ko sa FB. Apparently, parang kasisimba niya yesterday nang i-post niya ito. Kasi ang nakalagay dun sa post ay parang ganito. Sabi ni Father, sabi ng homily, siguro sa kanyang pinagsimbahan. Kaya mga mahal na araw ay sapagkat mahal ang ating katubusan. Nung ako'y batang-bata pa, sabi niya, naisip ko talaga, bakit yearly pinapako si Jesus sa krus? Bakit? Bata yung nag-iisip. Naisip ko tuloy, hindi ba siya nagsasawa na mapako sa krus? Ngayon ko na-realize, sabi ng post, kailanman hindi siya magsasawa na paulit-ulit tayong mahalin at patawarin. Tapos ang text niya sa huli, dun sa post, thank you, O God,
for your grace that is unending. Hanggang kailan niyo mamahalin ang mahalin niyo sa kabila ng paulit-ulit na atraso nito? Kung ang sasabihin mo at isasagot mo ay unending, sigurado ko babatukan ka ng katabi mo at sasabihin maluwag ang tornilyo mo. Pero ganun ang Diyos sa atin. Ganun. Talagang kung siya'y magmahal, lubos. Ang tanong, kamusta naman ang ating pagmamahal sa Kanya? Are we madly in love with God? Have we already done crazy things for God? O kung titingnan ang buhay natin ngayon, ay mas lumulutang pa ang paratang ng Diablo o ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos, ang tanga-tanga mo, luko-luko kang talaga Diyos ka. Akalain mo simula pa nung una, hindi na sila karapat dapat dahil sa kanilang mga kasalanan, minahal mo pa rin, ibinigay mo pa rin ang buhay mo. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin sila karapat dapat, hindi sila nag-strive na maging karapat dapat sapagkat hanggang ngayon sila'y makasalanan. Sasayangin ba talaga natin ang pagmamahal na ito? In the same vein of thought na, sasayangin mo na lang bang talaga ang pagmamahal ng asawa mo na patuloy na nagsasakripisyo para sa iyo at sa mga anak ninyo sa kabila ng maraming pagkukulang mo? Sasayangin mo na lamang ba talaga ang malasakit sa iyo ng nanay mo sa kabila ng pagiging pasaway mo, itinataguyod pa rin ang kinabukasan ninyo ng mga kapatid mo? Sasayangin mo na lamang ba ang malasakit sa iyo ng iyong kapatid na alam mo naman ding may ibang iniisip? I mean, may iba ding kinakailangang pag-aralin, may iba rin kinakailangang suportahan sapagkat mayroon siyang sarilid ng pamilya. Sasayangin mo na lamang ba ang malasakit ng ibang tao sa'yo na alam mo naman ding hindi obligasyon ang ginagawang pagtulong sa'yo? Mga kapatid, tandaan po natin, tama na hindi natin dapat sayangin ang sinuman o anuman na mahal, expensive or valuable, lalong-lalo na pagtao, hindi natin dapat sinasayang ito. Yung mahal natin, huwag mong sayangin yan. Pero mas lalong hindi natin dapat sayangin yung mga taong nagmamahal sa atin. Sapagkat sa buhay na ito, pupwedeng marami tayong mahalin, pero pupwedeng sa totoo lang, ay kaunti lang yung totoong magmamahal sa atin. So kapag naka-encounter tayo ng mga taong ganito, ingatan natin at ang kanilang mga ginagawa ay huwag natin sasayangin. Tama, hindi natin kayang gantihan. Hindi natin kayang pantayan. Pero at least, suklian man lang sa pamamagitan ng hindi natin paggawa ng mga bagay na ultimately ay sasayang sa kanilang magandang layunin para sa atin. At tulad nung, ang sabi nung na-busted kong kaibigan sa kanyang sinisintang labis na minamahal. Father, ang sabi ko na lamang sa kanya, yes, sige, hindi na ako. Pero sana siguraduhin mo na hindi ka lulukohin ng pinili mo. Ganun din sa Diyos. Hindi man natin siya mamahal ng lubos-lubos habang nasa sitwasyon tayo ngayon. Pero huwag naman sana tayong magkasala ng malaki, nasisira ng kanyang magandang plano para sa atin. Hindi man tayo ma-honor para sa mga anak, eh makapagtapos man lang tayo ng pag-aaral. Hindi man natin magantihan ang ginagawang malasakit ng ating mga kaibigan o ng ibang tao sa atin, eh huwag namang natin itong sayangin sa pamamagitan ng pagsira ng kanilang magandang pangarap para sa atin. Tandaan natin, hindi man natin magantihan, suklian man lang at huwag natin sasayangan at huwag natin sila lulukohin. Kasi hindi naman sila loko-loko. Nagkataon lang na parang naloko sila sa pagmamahal sa atin. Pero kumpara sa iba, alam na alam nila yung effort na binibigay nila, yung perang binibigay nila, yung malasakit na binibigay nila, yung pagpapatawad na binibigay nila. Alam na alam nila yun and they willingly give that. So hindi sila loko-loko talaga. Kapag ito'y sinayang natin, tayo ang lalabas na loko-loko. Hindi yung mga taong nagmahal sa atin ng sobra-sobra, kundi tayong nagsayang ng sobrang pagmamahal nila. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating...